The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Tuloy ko lang kwento ni Gideon, okay? So sa kapon po pinag-usapan natin na ang daming kalaban, 'di ba? 1:4 nga po yung ratio, kumbaga from 32,000 lang na sundalo sila Gideon, 135,000 yung kalaban. Parang dehadong-dehado naman yata 'to si Gideon, ano? And then sabi nga ni Lord, marami pa yan. Parang isipin mo, madami pa ba yon? Baka isipin nyo, kaya kayo nanalo. 1:4 lang kasi yung ratio. Isipin nyo, kayo yung magagaling. And then sabi ni God, pauwiin mo na Gideon yung mga dinadaga sa dibdib. Yung mga may kabog, yung mga natatakot. I-announce mo, kung kayo natatakot, magsiuwian na kayo. Aba, kinarir naman ng iba. Tsa, 22,000 yung nag-uwian. So natira kay Gideon, 10,000. So pag tinignan mo ngayon to, Brad Ted, 1:13.5 ang labanan. So sa isang sundalo ni Gideon, halos 14 yung kalaban nilang sundalo na Midianite. So pag, kung ikaw yon, parang Lord, halos, hindi lang nangalahati. Halos 1/3 na lang kami, di ba? Lalo ako naging dehado, kumbaga kung ako si Gideon, ganun may isip ko. And yet sabi pa rin ni Lord, Gideon, alam mo yung 10,000 mong sundalo, marami pa rin yan. Baka pagyabangan nyo ako pag nanalo kayo na ang galing talaga namin. Yung 10,000, natalo namin yung 135,000. Kaya sabi ni Lord, marami pa rin yung Gideon. Dali mo sa ilog, yung mga iinom na ginamit yung palad nila, kumpara sa dumirektang uminom sa ilog yung bibig nila, ihiwalay mo yung uminom sa palad. Ito na ang siste. 300 na lang po yung natira. So pag tinignan mo to, sabi ni Gideon, 300 na lang po yung natirang sundalo ko. Ah, okay. 1:450 ang labanan. Sa isang sundalo ni Gideon, 450 na sundalo ng Midianites ang kalaban. Ito po, talagang kung ikaw si Gideon, parang nagkakalokohan yata rito. Sobrang dehado na to. Uuwi na lang ako. Ba't mo pinapagawa to, Lord? Kung baga ko ako si Gideon. Tanong ko lang po, may pinapagawa ba sa inyo si Lord? Feeling mo, hindi magsasucceed? Feeling mo, dehado naman ako rito, Lord? Magpatawad? Ako na nga binalagoong, ako pa magpapatawad, di ba? Ano, ganun-ganun na lang yon? Ako pa'y magbibigay ng pera, eh. Mahirap din ako, eh. Mahirap yung mga nasa contestant. Pare-pareho lang naman kami hirap sa buhay. Ba't ako magbibigay? Pero ito pong pinapagawa ni Lord kay Gideon, okay? Alam po ni Lord na at the end of the day, siya ang nasusunod at ang kanyang plano to susunod. At ito pa, before I end, ano? Ang pinadala po sa mga sundalo ni Gideon, yung 300, ay sulo, trumpeta, at banga ng tubig. Parang, it doesn't make sense, tibu ba? Sundalo, kalaban mo, may mga sibat at pana. Ang dadali namin, sulo, yung ilaw, tapos yung banga ng tubig, saka yung horn, yung parang trumpeta. I don't know, minsan it doesn't make sense kay Lord, ano? Kung ikaw yon, kung ikaw si Gideon, uwi na lang ako, Lord. Pero sabi po sa Isaiah 55:8, ito ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipay, hindi nyo kaisipan. Ang aking kaparaanan, ay hindi nyo kaparaanan. Ang sinasabi lang po ni Lord sa ating lahat, my ways are higher than your ways. My thoughts are higher than your thoughts. Dahil ang Diyos po ay omniscient, all-knowing, alam niya yung simula at kakatapusan, He is the beginning and the end, alam niya ang mangyayari ay ayon sa kanyang kagustuhan. Ang ating pong kaalaman ay limitado, okay? Nakikita natin yung mga bagay lang based on experience natin in the past, mga diskarte natin based on nakita natin sa isang successful na tao, pero hindi po assurance yun ng success. Minsan nga yung pinlano natin, yung pakinasira ng buhay natin. Kala mo yung taong tutulong sa'yo, yung pag-umuha sa'yo masama. Yung negosyong kala mo mag-aon sa'yo sa hirap, nabaong ka pa sa utang. Kaya po, huwag natin pangunahan ng Diyos. Okay? Ang Diyos po nakakaalam ng lahat, trust in the Lord with all our hearts. And lean not on our own understanding, sabi rin sa isang verse. And in all your ways, i-acknowledge po natin ang Diyos, He will make our path straight. Again, it doesn't make sense kay Gideon, 300 laban sa 135,000. Pero again, si Lord po ang may control ng lahat. He is the omnipotent, omniscient God, all-powerful at all-knowing God. Isaiah 55:8, ang aking kaisipay hindi ninyo kaisipan, ang inyong kaparaanan ay hindi nyo kaparaanan, ang sabi ni Yahweh. Tayo po'y manalangin, Panginoon. May mga kautusan ka na it doesn't make sense to us. May mga kautusan ka, Lord, na parang kung iisipin namin, bakit mo papagawa yan sa akin? Ba't kailangan ko magpatawad? Ba't kailangan ko maging mabait? Ba't kailangan ko magpakumbaba?
baka balagoongin na naman ako ng mga tao na yan. Ngayon pang mayaman na ako, Lord, may mga utos ka na parang counterintuitive, labag sa kaisipan namin. Pero Lord, doon ka nga nakikita ang kagalingan mo. Doon ka nag-glorify. Doon ka, Lord, na ma-magnify sa mga bagay na iniutos mo na labag sa aming kaisipan. At hindi naaayon naman sa iyo, Lord, minsan yung aming kaisipan. Kaya, Lord, tulungan mo kami sumunod sa iyong kautusan at sa iyong kaluguran. Ikaw lamang po aming sasambahin all the rest of our lives. In Jesus' name. Amen.